mga bilog na prutas, mansanas, orange, mga grapes, basta bilog, kanilang pinaniniwalaan na ito daw ay pampaswerte. Sila ay nagpapaputok. Kaya nga mayroong mga kwintis, mayroong mga pikulo, mayroong mga triangle, mga plapla, mga super lolo, mga five star, mga OG. Kasi ito ang kanilang pamahiin dito. Nagpapataboy daw ng kamalasan ang mga paputok. Allahul musta'an. Isa pang pamahiin dito, mga kapatid. Ang pagpapaputok daw ay nagpapataboy ng Satanas. Allahu Akbar. Isa pang kabaluktutan. Pagsaulog sa New Year's Day. Allahul musta'an. Isa pang malaking ipinagbabawal ng pananampalatayang Islam. Bakit nga ba, mga kapatid? Siyempre, ito ay tashabuh. Ito ay panggagaya sa silang walang pananampalataya kay Allah. Punong-puno ito ng pamahiin na ipinagbabawal ng relihiyong Islam. Una, mga kapatid, kabilang sa mga pamahiin ay ang mga bilog na prutas, mansanas, orange, mga grapes, basta bilog, kanilang pinaniniwalaan na ito daw ay pampaswerte. Allahul musta'an. Ha? So sabi ng mga scholar, sino man ang kanyang paniwalaan na ang mga prutas, na mga bilog-bilog na ito ay mayroong puwersa, mayroong kapangyarihan, mayroong kakayanan na gawin niyang masagana ang kanyang buhay sa susunod na taon, subhanallah, ito po ay shirkun akbar, malaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man ang makakapagbago sa ating buhay maliban si Allah. Walang sino man ang makakapagbago sa ating sitwasyon maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man ang magbibigay sa atin ng kasaganaan maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't ka maniniwala sa mga prutas na ito na bilog-bilog, na ito ay mayroong kapangyarihan na magbabago ang buhay ng tao, magiging masagana ang buhay ng tao. So iwasan po natin ito, mga kapatid. Isa pang pamahiin nila, mga kapatid, sila ay nagpapaputok. Ang pamahiin nila dito, mga kapatid, sila ay nag-iingay, nagpuputok. Kaya nga mayroong mga kwintis, mayroong mga pikulo, mayroong mga triangle, mga plapla, mga super lolo, mga five star, mga OG. Kasi ito ang kanilang pamahiin dito. Nagpapataboy daw ng kamalasan ang mga paputok. Allahul musta'an. Subhanallah, sa paniniwala sa pananampalatayang Islam, lahat ng mga nangyayari dito sa mundong ito, it's either mabuti man o masama, lahat ng ito ay dumadaan sa kapahintulutan ni Allah nang dahil sa kanyang hikma, nang dahil sa kanyang wisdom. Kabilang sa kanyang mga wisdom ay pagsubok sa atin kung bakit mayroong mga kalamidad, kung bakit mayroong mga masasamang pangyayari, ito ay bilang pagsubok sa atin ni Allah, kabilang ito sa mga kadahilanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang pamahiin dito, mga kapatid, ang pagpapaputok daw ay nagpapataboy ng Satanas. Allahu Akbar. Isa pang kabaluktutan. Isa pang kawalan ng pag-uunawa, kaalaman patungkol kay Satanas. Hindi pala alam ng mga taong ito na si Satanas ay nilikha mula sa apoy. Paano niya katatakutan ng five star na apoy din yan, na dito siya nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, sabi ni Satanas, sabi ni Iblis. Nilikha mo ako, o Allah, nilikha mo ako mula sa apoy, samantalang ang tao na ito, si Adam alayhi salam, ay nilikha mo mula sa tin, mula sa clay, mula sa lupa. So si Satanas ay hindi matatakot, hindi matataboy sa pamamagitan ng paputok, mga kapatid. So iwasan po natin, mga kapatid, iwasan po natin ng totally na pag-iwas ang mga gawain na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung talagang tanggap natin na tayo ay mga Muslim. Kung talagang tanggap natin si Allah bilang Diyos, bilang Panginoon, kung talagang tanggap natin ang Islam bilang ating relihiyon, kung tanggap talaga natin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bilang sugo at propeta na ipinadala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'alaina
mubin.